number 2, SV versus AA sa red side at looking really good. Sabi mo kanina, Kuya Rob, talagang more on impact, high impact games ang scores natin ng dalawang teams dito para sa atin. Escalera against Very 2018 sa mid, Ninja Killa plus Bullwhip naman sa top lane, and Ambush 3435 at Fall naman sa bottom lane. So we're seeing a lot of early rotation here, and also the bombs being placed here in the middle lane para ma-prevent yung mga rotation ng A. This is a very rare na makakita tayo, no, ng Cecilio ng highly high tier matches natin, and interested talaga ako dito, most specifically kung paano yung magiging approach dito ni Escalera going into the early game. So ang mangyari dito, no, TDZ, i-hold lang both of the mages dito, yung gitna, and I think baka magkaroon tayo dito ng medyo slow phase, yeah, in terms dito sa momentum. Tingin ko rin talaga kasi more on ano eh, well, late game, especially for the Claude side ng SV, the best thing that they can do is to protect. Nakita natin, that's also one of the reason why na si pinili nila si Diggy, para Diggy na nakatang emblem plus tenacity, and meron din siyang AG. So talagang pinakunat niya ng pinakunat yung Diggy nila. All protect, support Diggy dito para mabiglan ng mas magandang farm or ng space dito si Ubusan Arlak. So yeah, I completely agree. Late game. Kasi mayroon din kailangang stacks dito si Escalera for the Sicilian. Totoo, totoo. And well, as the game goes by in terms of pagka nag-scaling na tayo. So pwede rin natin i-consider na pwedeng main damage dealer dito ng side ng Archangel dito si Escalera, but unfortunately yung Farsadon sa TDZ, he was got picked off by Saxa. Napakagandang first blood dito sa side ng AA, tulad na kanina with the shadow kill plus the quad shadow, he can easily go in and get out of any skirmishes. At mukhang nakakalamang dito ang AA. Ang bilis maubos ng HP ng Turtle, Kuya Rob. Oo, and that's one of the strength, of course, ng isang Hayabusa na nagsisnowball talaga early game. And now, delikado na naman dito si Extension as he's about to fall. Joy Boy with a spiral strangling, huling-huli kahit gaano kakakunat. Pag umistock ang aking passive, lalambot at lalambot ka rin. At naging, well, kakabalik niya rin din sa middle lane. So I think that's also one of the best ways kung bakit nagdidigi sila. Eh, no? Laging hindi na, laging nandun yung presensya ng digi ni Extension every single time. And I think that is also enough for them to follow this Claude whenever he's farming. Kailangan lang talagang i-hold to ng Team Empire. We actually know his their winning condition dito. It wasn't the early game. Hindi rin naman kailangan makipagsabayan dito talaga ng Team Empire. They have their own power spike. That is, pag nakapag-farm na dito yung Claude, hindi, kailangan lang maging tanky nung dalawang sustain heroes dito on the side lane dito ng Team Empire, and let alone wag ma-pick off. Kumbaga, ang gagawin dito ng Team Empire, i-hold lang nila to. Parang ito-turtle it out nila to the point na pagka reliable na yung damage dito ng Claude, doon na lang sila sasabay or probably get an awkward engagement para sa side dito ng Archangel at pwede nila yung i-punish. Yeah. Again, look for any opening, sabi nga dito ni Rob, para sa side ng Empire, at yun yung possible way for them to punish this rotation from AA. But talking about rotation, Imperial Justice, mukhang nahuli dito. I'm offended. Plus the damage from the Don't Run Wolf King, enough to take down Saxa Jago and stop him from snowballing. Pero si Bullwhip talaga dito, ang ganda ng pagkakahatak nyo dun sa loob. Yes, yun yung mga engagement na kailangan gawin talaga. So in terms of sa boxing dito, Kuya TDC, kumbaga counter puncher kasi dito ang Team Empire, and yun yung mga kailangan iwasan dito ng Archangel, yung maging masyadong sabihin na natin maasi, maging overly aggressive. Kasi in this, itong early game na to, hawak na nila to eh, pero hindi nila pwedeng basta-bastahin dito ang Team Empire. Kumbaga, kailangan lang nilang hanapin dito yung power spike nila. I think this is the right moment, or probably kung meron silang ipipick up, probably the Tamos is the best option compared to a Ruby. Totoo yun. R to the E spec para sa side ng SV. Again, mga kaibigan, nakadalawang Festival of Blood dito ang both fighters ng Empire, at kapag sila nagkaroon ng stack, mahihirapan ang AA dito when it comes or once we went to our mid-game to late-game fights. Si Saxa Jago naman nakapagkaroon ng magandang farm. He went for the Warrior Boots, but ang ganda rin ang position dito sa side ng Turtle. Pero tingin ko may idea dito ang SV, but are they able to catch up? Napakaganda feathered airstrike dito, pero wala silang ultimate and they are way too late. Another Turtle has been taken sa side ng AA, at unti-unting lumalayo ang
net worth dito sa side ng AA 13.3 against 12.5 ng SB. Tingin ko Kuya TDC, it's an even trade. Yes, nakuha doon ng Archangel yung Turtle, but they actually get a pick off doon kay Ninja Killa, 'di ba? No? So medyo hindi rin umabot, hindi rin kakayanin yung ng Quicksand Guard talaga. Wala na technically wala na nga siyang time na gamitin yon dahil yung burst potential ngayon dito ng Team Empire malakas na rin talaga. Now meanwhile onto the top lane ngayon, ito ang tricky ngayon dito for the side of Archangel Kailangan nilang hanapin yung time kung kailan nila kailangan makapag-push. At yun yung yun yung magbibigay talaga ng malaking lead dito for Archangel. This might be it, Kuya TDZ, as they already secure a kill dito ngayon sa TAMS. Sa TAMS ang nahuli, 13 seconds sa side nang ni Ambush 3435. But ang ganda ng combo nun, ha? Nakita natin na lagi apat ang umiikot, or tatlo pala ang umiikot dito sa side ng AA para ma-help or ma-assist nila yung stacks dito ng Cecilion. At kapag nagkaroon siya ng maraming stacks at pag nag-overflowing na or nag-overflow na ang kanyang overflowing, mas masakit yung damage ng kanyang Bat Beast. So nako, tingin ko sobrang hirap niyan. Kailangan talagang i-take advantage ng SB yung oras nila na mag-apply ng pressure para sa AA. Kumbaga ako yung EDC, super overflow na yun kasi overflow nag-overflow na ang overflowing. But speaking of overflowing, nag-overflow na ngayon dito ang Giggle ng Archangel as they are the one to get the first threat here on the bottom lane. Kailangan lang nilang ulit-ulitin to kaya EDC. Rinse and repeat. They could get a pick off, then from there convert it into a push. Hindi kasi pwede yung pag-pick off nila, babalik sila sa jungle nila, babalik sila sa pagpa-farm kasi nakakasabay dito in terms of gold dito ang Team Empire. This is a 2,000 lead, pero this is still manageable on their side. Nako, talking about managing the rotations here and also the objectives. So, umikot dito, Feathered Airstrike, enough ba yun para mapatay na si Ninja Killa? Ninja Killa, lumuhod, pero na-takedown agad nila yung Claude. Ubusan, Arlok will go down, Ninja Killa, pero yung damage pa rin in the turtle objective has been taken out by Sacsajago. 1-for-1 casualty, pero tingin ko, Kuya Rob, lumamang dun yung AA kasi na-takedown nila si Ubusan Arlok. Yes, that's definitely a favorable trade coming from Archangel. Muntikan pa ngang mabuhay doon si Yasuo or rather Ninja Killa. Kasi nakapag-quick sand guard pa siya and buti na lang yung Tamus zinone out yung ibang members dito ng Archangel. Kasi kung nakapag-back up doon sa may sa Khalid, tingin ko baka na-turn around pa nila yun Napakalaking possibility talaga. Pati Rob, hiwala yung fight . Dalawang laban, isa sa may turtle area nung na-takedown nila si Ninja Killa, na umikot din naman agad yung Team Empire. So talagang lamang lang talaga sa position dito ang AA when it comes to that skirmish. And that is something na ayaw mong mangyari if you are on the shoes of Team Empire right now, TDZ. Bakit? Kasi itong si Ubusan Arlok, itong Claude na to, ito yung pinakaalas nila dito. He will be the main damage. Of course, he's the jungler sa kanya lahat ng farm. Kumbaga, ang kailangan lang gawin ng mga fighters dito ng Team Empire is to sustain. Tanggapin nyo lahat ng damage. Ako na ang magiging clean up crew nyo going on to the late game. I completely agree. Kasi ang kailangan lang talaga dito gawin ng SV is maghanap ng magandang fight and then wait na makakuha agad ng Blazing Duet for them to turn things around. But talking about turning things around here, AA as well is really having a very good time, really closing up the gap with the Imperial Jazz as well on the bottom lane. Ambush 3435 with the Vengeance plus the Continent Inferno. Will it be enough? The Bat has been flying. Bat Feast has been taken out or has been used to take out Ambush 3435 here. And plus one na naman sila sa turret. AA mukhang hindi humihinto. Extension, kailangan niya umalis sa may loob ng brushes at mukhang mauuli siya sa loob with the Spiral Strangling plus the Bat Feast. Oh, hindi tumama dito yung kanyang Sanguine Claws. But with the return, initiate dito sa side ng Empire, forcing to use his Shadow Kill. And I think he's out of position here para kay Sacsajago with the Quad Shadows. Enough ba yun? Mukhang mabubuhay yata siya. Hindi, sabi ni Bulwit. Be good for me, sabi dito. With the return kill as well from Escalera, saktong-sakto ang position ng kanyang first kill dito. 2-for-1 exchange. Pero talagang ginugulo pa rin. Ini-egg dance dito ni Diggy para hindi makatakas agad si Joeboy. But that is a successful disengage sa side ng AA. Yes, that was definitely a messy team fight of both teams. Kasi ang nangyari kasi doon, nagkamali ng BMI yung pasok doon ng Claude. That's one of the reasons natanggal din yung kanyang Art of Thievery. Awkward na rin yung position niya to be able to use his Blazing Duet. Then parang nagkapili
malapit na eh. And luckily hindi sila naubos doon kasi medyo makipot yung lugar na yun eh. We're in yun yung pinaka ano eh, gusto mo if you are Escalera, if you are the Sicilian, yung dikit-dikit yung mga kalaban mo to be able for you to deal out the maximum damage para sa mage na to. Meanwhile, hindi nga, wala pa nga doon si Full eh. Kumbaga, that was a 4v5 technically match up, and all the while nagbabasag lang sa top lane yung Benedetta. Nako, talking about Benedetta dito, 202, meron siyang additional 10% life steal on top of the emblem, and they will also secure another turtle. Nako, Rob, si Escalera nakuha na niya ang kanyang Holy Crystal. Tapos kakatapos niya din makakuha yung kanyang Lightning Truncheon at talagang masakit kaagad ang damage dito ni Escalera. Ano man pwedeng gawin dito ng Empire para ma-take down tong mga heroes dito ng AA? Well, possibly pwede nilang pasukin dito si Escalera, pero kasi hindi mo naman basta-basta madidikitan kasi ang isang Sicilian eh. So the best thing na pwede nilang gawin dito is probably do a counter engage, pero dahil merong Lord ngayon, they have to play it defensively, kuya TDZ. They have to go for the minion first and make sure na walang mape-pick up sa kanila on the process. Yep, and just like so, AA nakakuha na naman ng isa. Talagang kinakat nila lahat ng waves, top, mid, bottom, at naghahanap siya ng magandang opportunity habang si Bulwit naman 16 na trying to clear out the creep wave, but onto the bottom lane, Feathered Airstack has been used already, plus the Imperial Justice and a nice defense para sa Team Empire. Pero kailangan nilang i-defend dito sa may middle lane as well. AA knocking through the doors of SV here, middle lane, almost half HP. Ninja Killa lumuhod din with a quick sand guard trying to restore most of this HP para sa next team fight. Archangel need to respect the defense capability dito ng Team Empire. Why? Meron silang mga Feather Airstrike dito. They have a lot of AOE damage given that nandito pa rin naman yung isang Ruby. We've seen this earlier na nakakuha siya ng I'm Offended. Pwede siyang mag-hook or rather mag-side papasok ng team nila. And given that dito sa side ng Archangel, walang may Purify. If they could be able to get Sack sa Jago, they could be able to take down probably Escalera inside their base. And that's gonna be a good turn around para sa Team Empire. Perfect call, Rob. At talingin ko, yun din talagang pinaka-effective way for them to pierce the front lines of AA. Kaso mukhang nahulit dito si Bulwit, 16, at wala nang frontliners dito. Mahihirapan mag-defend. Question mark dito ang Empire kasi because of the damage. Kita mo yung sobrang sakit si Busan Arlac. Kalahati ang kanyang HP niya at wala ng tier 3 turret dito mga kabing habang yung mga sideline samahan ng SV is pinupush din ng Cannon Waves. AA mga nag-aabang na sa may labas ng main inhibitor turret dito. Escalera mga papasok din sa loob. Pwede extract trying to defend their base. But will it be enough though? That's a big question. Pero mukhang hindi. Ambush 3-4-3-5 popping up the Vengeance plus the Counter Inferno. Saksa Jago taking a lot of damage here, almost half HP. Pero napakandang defense din dito sa side ng Team SV. They're able to repel and push back AA to defend for another wave. Team Empire gets to leave another team fight dito, TDZ. That was very unfortunate for the side of Team Empire dahil yung Claw doon, tinimingan yon ni Ninja Killa. Nung pag BMI niya doon din, nag-Raging Sandstorm dito yung ating Khalid, and from there, nagsunod-sunod na and na-pick off nila doon yung Claw. And now, this is a commanding lead, TDZ. That was 11,000 gold lead for Archangel. Ang kailangan na lang nilang gawin dito, they could potentially freeze the lane, hold in, hanggang makakuha sila dito ng susunod na Lord, as Team Empire, they're really struggling on defending right now. Totoo yan. At talagang tingin ko, well, totoo talaga yun, Rob, 35 seconds na lang ang next respawn timer ng Lord, at kailangan talagang makipagbakbakan ka agad. Go for the high risk, high reward plays dito sa side ng Empire, tingin ko talaga. At yun ang magiging sagot para ma-repel at ma-force ng game 3 for this match. Kumbaga, at parang nakita na rin natin to kanina eh, no? Parang isipin mo yung ginagawa nilang TP dito, parang sila ng chakra eh. Oo, parang... parang kung kay Goku charge. Parang nagcha-charge na rito eh, at nararamdaman na nga dito ng Archangel ang tagumpay as they were want to secure the second Lord dito mga kaibigan, but Bulwit tried to get a vision dito pero mukhang delikado yon, TDZ. Tinamaan ng Imperial Justice with the Feathered Airstrike. Pulasan muna, sabi dito ng SP, mukhang nahuli tayo pero sandali lang, sabi ng AA, hindi naman kapipigilan. Ubusan, nahuli na naman 47 seconds without the side, without the Claw, at double kill para kay Escalera. Extend
Enzo na ang susunod. 4-4-0 exchange at AA. Binate lang namin kayo. Kunwari lang maglo-lord kami pero ito na kami. Didiretso na kami sa gitna. Hinihintay lang namin ang next minion wave. At mukhang tatapusin na yata ng Archangel ang laban. Very 2018. Kaya ba niyang i-feathered airstrike to? Pero mukhang hindi yata. Abot dun sa may main cannon wave. At mukhang may iipit siya sa loob. AA will win the match 2-0 against Empire. That was definitely a YOLO play coming from Team Empire. But I guess this is the way to win din eh. Hindi natin masasabi, if they could potentially had a pick up doon, baka nakita nila yung Archangel in an awkward position. Pero hindi, mas naging handa yung Archangel na alam nila na magko-contest doon ang Team Empire. Good attempt, definitely, pero yeah, na-wipe out sila doon. Kasi if you were on the shoes of Team Empire, you wouldn't want to give the Lord agad-agad. I mean, nang ganun kadali. Mm-hmm. Kasi you were just playing not to lose. Pero kasi the best way talaga is you actually have to play to win. Diba? And that's the winning decision na ginawa dito ng Team Empire. Pero yun nga lang, hindi naging successful. But yeah, TDZ, here comes the post-game items natin dito, mga kaibigan. All throughout, ang Archangel dito, ang linis ng naging laro nila.